Good morning mga kabagis, welcome to my channel. Ang gagawin po natin ngayong araw na to ay ayusin natin yung side wheel at titignan natin kung ituturo ko sa inyo pala kung paano ma-maintain yung bearing niya mga kabagis. Okay, ito po siya. Ito po siya, bale maluwag na po yung mga bearing niya mga kabagis. Ayan, tinanggal ko na po siya gamit po yung ito. Actually, may stopper pa pala kaya hindi na kailangan ng tubo mga kabagis. Lalagyan ko sana ng tubo kaya lang may stopper pala siya. Yan, may built-in na. So, ito po siya tinanggal. Yan. Titignan natin kung lalagyan natin spacer mga kabagis eh. Yan po. Wala, ito pa rin nabili ko mga kabagis. Tig 80 pesos po ang isa. Madala ko, binili ko. Bale, ball bearing po ang tawag nito. One piece po siya mga kabagis. Ayan po. Bale, isang size lang po ito para sa side wheel. Yan mga kabagis. Isa. Yan po yung ilalagay natin dito. Okay. Umpisa po natin mga kabagis. Ay gamit po yung dating bearing niya. Ito po. Para po hindi siya masaktan. Ganun din po sa kabila. Lalagay po, dahan-dahan lang po. Kadalasan po nasisira yung mga bearing na to sa biyahe lalo na po pagtagulan at rough road mga kabagis, kaya siguro ang maintenance ito mga 6 months bago nasisira naman to mga kabagis. Ayan po, maluwag na po siya.
Pero pwede pa, kaya lang maingay na po. Dahil nagagasgas po yung mga bulita sa mga kapas. Okay. So, ilalagay na po natin yung mga kapas. Po, wala nang tunog. Kanina may tunog po siya eh. Napansin ko po, parang naangat po ito. So, kailangan po natin siyang i-repair. Gamit ang welding machine, mga kapagis. Okay, i-welding po natin yan. Bago po tayo mag-welding, huwag mo natin kalimutan tanggalin po yung battery niya. Yan, tanggalin lang po yung fuse. Yan. Para hindi siya ma-short circuit, mga kapagis. Kaya feeling ko may natanggal na welding.
pala may putol mga kabagis. Yan. Yan po, tatanggal natin to. Yung fuse. Yan. Yan po, nakatanggal na. Ito po yung sa loob. Ito po yung putol. Yan kung sadyang putol to o ano to mga kabagis. Yan. Kaya sumasayo yung sidecar. Kailangan idugtong po ito. Okay? Tsaka ito po. Umaangat po. Tingnan mo po. Ayan. So, sa ilalim mayroon po hindi nakadikit. So check po natin yan mga kabagis. Okay. Gagamitin mo natin yung hydraulic na jack. Para mas mataas po. Tingnan natin po mga kabagis. Nakita ko po sa ilalim mga kabagis ay buo to eh. Kaya lang gusto kong patibayin to kaya gagamitin natin ng ganito. Puputulin ko rito. Tapos sasapin natin dito mga kabagis. Okay, putulin ko po gamit ng grinder. Mga kabagis, kailan na rin natin idugtong to habang nakalabas yung welding machine. Ayan po, putol na po yung mga yan eh. Tapos meron pong tornillo sa ilalim. Nagdagan po natin ng base. Yeah. Eh. Kabagis. Parang maskara po yan mga kabagis. Welding po natin yan. Okay. Ayan na po mga kabagis. Nailagay ko na po. Na-welding ko na po. Mga kabagis. Sir, pero na din? Oo, ano yan? 251. Ayan po mga kabagis. Oh. I-welding ko na po ito. Yeah. Madali boss ha? Nagagay mo pa ng brace sa ilalim. Okay. Bale, yan po. Kasi ito po yung sa harap niya. Ilagyan ko na po ng parang brace dito. Makabayas. Tapos, bumili pa ako ng ito po yung parang box or rice cooker. Nascrew ko lang po sa ilalim yung mga bagay. Yan lang po. Yan, kasi ito. Kasi ilalock po lang po natin dito. Yan. Paano to, mga bagis?
Yan. Pwede na yan nata. Tapos lock. Yan. So, magka-clamp siya. Yan. Ilalock na po natin yung kanyang battery. So, natapos na po tayo mag ilagay na po natin ito ulit. Yan mga kabagis. Yan. Tapos ilalagay na natin yung cover niya. So, buong tornilyo rito mga kabagis. Bale, ano nga pala? Nung ano po, may nagpa-welding sa akin dito sa kawitbahay namin doon pag no, mga kabagis. Pina-welding niya yung gate niya. At miligyan naman ako ng 200 mga kabagis. So, not bad na may ginagawa tayo rito at may nagpa-welding na kahit konti lang. So, may income pa rin mga kabagis. Okay. So, yan po, magliligpit na po ako ng mga gamit mga kabagis. Okay. Maraming salamat po sa panonood. Please like, share, and subscribe. And sana po, palagi kayong nanood ng aking vlog mga kabagis. Thank you very much for watching. See ya.